Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw ay narito ako sa San Vicente. Kasama po ako ngayon sa fishing boat. Yan po ang aming pagkang sasakyan. Excited na po ako sa ating ngayong araw para sa ating fishing. Abangan niyo ang susunod na kabanata. Ito po yung magandang view dito habang papunta tayo dun sa may Baklad. Na po ang ating biyahe ngayon, hindi maalon. Ibigan, narito na po tayo. Karating lang natin dito sa Baklad, sa fishing net. Natin pong titignan ngayong araw. Sila yung bago magsisit, kailangan busog. Okay. Ay, sandali lang, makikita nyo ng mga isda. Nagdagat to sila kaya ang ulam nila isda. Special ito na daing kasi hindi daw mahalat. Tapos mayroon pa siyang pinakurat nga suka. Ang mga divers mayroon sila mga pabigat sa kanya ng baywang. Kaya kailangan siya na mabigat tayo. So naghahanda na po sila ngayon ng kanilang kagamitan sa pagsisid. Nasa around 15 feet at ilan ba? 15 meters o 15 feet? 15 meters. 16. O yan. Okay, ito na yung ating hinihintay. Ito na ang totoong storya. Panglimang box na itong ating nakikita ngayon. Okay. Wow. Maraming pagkapala. Buhay pa po ang talakitok na yan, pero nakatiyaya na. At dahil puno na lahat ng box, buksan nila yung kanila. Ang pari yung pinaka-tangkisig alin. Madami na yung isda na nahuli. Our hearts
isang last. Yan. Meron pa. Okay. Ano yung tulingan? Buhay ba yan? Pagkarating lang po natin galing dun sa Laos. So kasiyan kanina lang po nga binababa ang mga isda. Ang nahuling isda ngayong araw ay nasa 1,200 kilos. So ngayon i-classify nila ang mga isda. So pagsama-samang mga danggit, ang mga talakito, mga galunggong ipagsama-sama. Isda kayo dyan. Ito yung nag-iisang isda doon na mamsa. Nag-iisang mamsa. Naligaw sa Baklad. Ang mamsa na ito ay sariwang-sariwa. Galing po ito sa Baklad. Bigay ni Ninong Isay.